Good day everybody, you know. Ito na naman uli ang ating channel, no? At meron tayo ngayong bagong i-introduce or i-illustrate sa inyo ang ating topic for today, ano, ang ating interested problem solving for today, more concerned on cost accounting. Particularly management advisory services, we will be tackling on optimal product combination. In this case, we will be studying about prioritization, no? Prioritizing on what particular product should be produced in cases wherein the business, ano, meron siyang issue about scarcity, yung tinatawag na merong shortage ng component ng kanyang production, no? So dito pag-aaralan natin on how to optimize product or product income, no? Yung income or yung ating contribution margin i-maximize natin by giving the optimal product combination, kasi we really have to decide whether what to prioritize and what to give up, no, just to optimize our income. So in this case, no, hindi natin patatagalin. We will be tackling about the contribution margin. Introduce natin yung contribution margin per unit. Then the next one is the what we call, dito natin introduce yung limiting factor analysis. Ito yung determination of limiting factor. Ito yung may nga mayroong shortage, no? Dito natin i-assess kung ano yung dapat natin consider wherein dito ibibase yung ating decision on how to make the proper combination ng product. Kaya titingnan natin kung ano yung mga may limitation as far as the component of cost is concerned, no? Determination of the limiting factor. Then the next one, i-introduce din natin dito sa video, contribution margin per limiting factor. So dito natin i-distribute ngayon yung ating since the may scarcity nga ng component ng cost, so in order to comply with the requirement, we will now distribute the contribution margin. So doon natin makikita yung ranking niya, kung ano mauuna, pangalawa, kung ano ang least priority natin. Ang ating basis ay yung limiting factor. Kumbaga, para ma-comply natin yung requirement, or shall we say yung list na pwede nating i-give up, gi-give up natin, no? Kasi ang basis natin, whichever which will give us the higher contribution margin, no? Ito, dito natin makikita yan, no? Contribution margin per limiting factor. Then last one is the optimal production combination plan. Ito na yung ating report, no, on how to how to produce, no, based on the ranking, yung mga numbers of product to be produced, at saka yung magtatali or mag agree doon sa requirement natin based doon sa demand ng mga customers. Okay, so ito na, bibigay na natin yung problem para ma-solve na natin. Ang important point here is to be able to know how to handle this type of problem. Okay, any corporation produces three products, A, B, and C, all of which are made from the same material. Ang ginagamit nila ay traditional absorption costing, no? To be exact, ito yung even the fixed cost, no, ay ina-allocate doon sa product, no, as part of the cost. Na as compared to the variable costing,
in this case ng study or yung ganitong mga analysis, no, the variable costs are only considered as part of the product cost. In this case, sabi dito, ginagamit nila yung traditional absorption costing. So as long as it is part of the cost, even though it is fixed, no, inaabsorb niya yung cost as part of the product cost, no. So yun ang tinatawag na absorption costing. Even the fixed manufacturing costs are added to the cost of the product, no, produced. In allocating overhead to its product since the start of its operations, no, information of the three products for the last year as follows. Okay, in-enumerate lang natin. Product A, 15,000 units ang demand, selling price 75, ang required na materials, no, 2 kilogram per unit, ang labor hours required, ano, ay 0.10 hours per unit, at machine hours, ano, ay 0.5 per unit. Product B, 12,000 units, 120 ang selling price, direct material, ano, 3 kilogram per unit, 0.15 labor hours per unit, at 0.70 machine hours per unit. Product C, 18,000, selling price 130, direct materials usage, ano, 4 kilogram per unit, at 0.20 direct labor hours, at ang machine hour niya ay 0.90 labor or machine hours. The price of raw materials remain constant, okay, 12 pesos, ano, so pag kinumbert na natin to sa financial, 12 pesos. Direct labor cost, ano, ay 120 per hour, at ang overhead are applied as at 60. Ito yung sinasabi natin, ano, na fixed costs are being applied on the 60 pesos per machine hour basis, ano, yun ang kanyang applied, no, 60 pesos per machine hours. Okay, so to determine the optimal product combination under each independent bottleneck scenario. So tatlong magkakahiwalay na magkakaibang mga scenario, itong gagamitin natin on the our assessment or our study, no. Dito sa una, direct materials ang tinatawag natin. Okay, to be exact, ito in ang kanyang wherein nandito yung limiting factor, no? Actually, you really have to assess. But in this case, parang binigay na niya tatlong iba-ibang may limiting factor, ano? Ang unang limiting factor nito ay 100,000 kilograms ng direct materials. Pangalawang limiting factor sa direct labor naman, considering andito yung shortage, no? At pangatlo, the machine hours for the period is only 25,000 hours. Okay. So, in this case, we just really have to know the correct combination, no? Ito, inadmit na ng problem na may mga limiting factor na siya. Limiting factor for the material, number one. Limiting factor for labor hours, number two. At limiting factor machine hours for scenario three. Okay. So, ang purpose natin dito is how to handle the problem. Eh. So, ito, bibigay na natin yung solution. Ganito lang ang una mong gagawin, ano? Bibigyan lang kita ng talagang parang procedure on how to do it para hindi ka malilito at you know how to deal with it, what will be the procedure, no, para makukuha mo lahat ng mga answers. Okay, the first one, all you have to do is get the contribution margin per unit. Paano mo kukunin? Siyempre, selling price, yan, ano, that goes for A, B, and C, no? Tapos, kunin mo yung mga variable cost. In this case, variable and fixed, considering that ito ay absorption costing, no? Fixed, manufacturing cost kasama. So, materials, variable, sabi, 2 kilogram, ano, ang bawat isang item ay 2 kilogram, at 12 pesos bawat isang kilogram. So, 24 ang per unit. So, that goes to labor. 10% na
direct labor hours at 120 per direct labor hours, so 12 pesos. At yung ating applied factory overhead, nung sabi, kalahating oras at 60 pesos, ano, applied on machine hour. Kalahating machine hour siya, kalahating machine hour at 60, so 30. So the total is 66. So 75 minus 66, ang contribution margin ng product A ay 9. Okay? That goes to product B, product C. So ganun din, ano, all you have to do is just go back to the information and kukunin mo lang yon. So for product B, ito, 3 kilograms at 12 pesos, 36. 15% of direct labor hours at 120, 18, at 70% of machine hour at 60. And that goes to product C, 4 times 12, 20% times 20, 90% times 60. So, ang kanyang total cost, no, variable and the applied factory overhead is 126 para sa C. That goes to 66 to product A at saka product B ay 96. So, contribution margin per unit ay 9, 24, and 4 on a per unit basis. So, sabi dyan, ang susunod mong gagawin, no, kukunin mo yung limiting factor analysis. Although, binigay na nga sa atin, ayan na nga yung given doon sa problem. Sa scenario 1, 100,000 kilograms ano, as far as materials is concerned. So, ilagay mo yung demand, no? Una, product A, B, and C. So, yan ay given ang demand. Ayun, no? 15, 12, and 18. Yan ang demand. So, ilalagay natin yung mga required materials. So, required materials, 2 kilogram, 3 kilogram sa bawat, ay, sa bawat unit, at 4 kilogram bawat unit. So, multiplied by the unit, 15. So, ang required natin sa product A ay 30,000, 36,000 for product B, at 72,000 for product C. So, ang required natin na if we will pursue this requirement, 138,000 kilograms, eh ang ating available ay 100,000 lang. So, yun yung sinasabi natin na limiting factor. Ang limiting factor as para sa material is concerned, no, ay may shortage yan na 38. So, in this case, who will suffer? Kasi kulang. So, alin ang babawasan mo ng production, alin ang kukumpletuhin mo? So, punta muna tayo dito sa ating ranking. No? As far as materials is concerned, ito tayo sa number one, ano, scenario. So, ang gagawin mo para sa ranking ng number one, ano, na limiting factor, yung iyong contribution margin, ano, contribution margin per unit divided by limiting factor, no? Ang gagawin mo dito ay i-divide mo yung required materials kasi materials ang number one limiting factor natin. So, in short, 9 pesos i-divide mo sa required units na 2. So, sa bawat kilogram, ano ang contribution margin niya? 450. So, that goes to letter B, no? Ang contribution margin niya ay 24. So, sa bawat material niya, ano kinocontribute niya, no? Yung kanyang contribution for the income, that is 8 pesos. Paano? 24 pesos divided by ang requirement niya ay 3 kasi sa material tayo. So, 8 ang kinocontribute niya. And last, is C, 4 pesos ang contribution margin divided by, ang required niya naman ay 4 kilogram. So, sa bawat kilogram ng materials, ang pinapasok niyang income or contribution ay 1 peso. So, iraranking na natin. So, mauna ang B, sunod ang A, sunod ang C. So, in this case, tingnan natin kung makukomply natin siya, no, base sa ranking natin. So, syempre, unahin natin yung the most, yung highest na nagko-contribute sa ating operation, yung 8 pesos. So, kumpletuhin natin. Ang ating available balance ng materials ay 100. Ang unang-unang material usage, syempre, B ang gagamit, ano, ng materials. So, B is
ito yon, required is 36,000. So, ang balance natin ay 64. So, meron tayong accumulated uses 36. So, in that case, since complete ang B, nakapag-output tayo ng 12,000. Ayun, 12,000 ang na-produce natin kasi kompleto naman siya. Next is A. Nag-contribute naman siya ng 30. Ayun naman yung 30. Ito, 30. Kaya, na-contribute niya or na-produce naman natin uli yung 15. Kasi, kompleto rin yung materials natin as long as there is still available materials. Pero lastly, sa C, dito natin siya i-adjust kasi siyang least prioritized. Since siyang maliit ang kanyang contribution margin, ang natitira na lang ay 34. So, yung 34 na lang na materials ang pagkakasahin natin for product C. So, makumpleto na natin ngayon yung 100,000 kilograms. Pero, sa pag-produce natin letter C, ilan lang ang na-produce natin item sa product C? Ang ating required ay 18, pero ang ating mapuproduce lang ay 85. Paano nangyari yun? So, 34,000 kilogram no, na ating actual na produce, i-divide natin doon sa required na 72,000, no, kunin natin percentage, i-multiply natin doon sa ating required item, no, required units no, ng output. So, lumabas, out of 18,000 na required, ang mapuproduce lang natin ay 85. So, at least, ang C ay least priority kasi ito naman ang pinakamaliit ang ipinuproduce na contribution margin. So, ito yung tinatawag natin na production, no? Optimum production plan. No? Ito na yung ginawa natin. Okay? So, ito naman ngayon yung ating ngayong analysis sa ating ginawa ano as far as financial aspect is concerned. Out of the 12,000 sa product P, kasi siya ang unang priority, na-produce natin ng 12, nag-produce siya ng 12,000 units at mayroong 24 pesos no, na contribution ano sa operation. So, nakapag-contribution ng 288,000 which will cover other fixed costs and other operating expenses ng business, 288,000. Okay, sa product A, 15,000 na produce natin at ang kanyang contribution margin per unit ay 9, so 135,000. At ang huli, no, 85 lang ang ating na-produce ng kanyang contribution margin ay 4 pesos, so 34,000. So ang kanyang total contribution margin na nabuo out of this combination, ano, this is the optimal, no, actually optimal combination ito, no? Ang tawag dyan ay optimal optimal okay production plan, ano? Yan, ang ating optimal production plan. So, ito na yon. So, the same naman sa ibang unit eh kasi na-ranking na natin siya no. Yan. So ito naman din ang ating on the financial aspect ano na produce niya 12, 15 and 85. So ito yung kanyang total contribution margin. So halos pare-pareho din ano as far as material ito yung kanyang naging analysis as a result. So we prioritize B first, then A, then lastly C to produce an optimal contribution margin of 457,000. Kung titignan mo sa scenario 2, hindi natin patatagalin, alos parehas din. No? Kasi ganun din naman ang gagawin, the same procedure ang gagawin mo. So, ang atin lang na basis ay direct labor, 5,000 hours. So, in this case, gagawa din tayo ng ganong procedure, okay, iraranking din natin siya, the same with doing the yung tinatawag natin na yung i-identify natin contribution margin no per limit no limiting
factor, no? Sinatawag na limiting factor yan. Okay? Yan yun. So, ang limiting factor natin for number 2 is the labor. O, ayan. 90. Kasi ganito yan. So, sa product A, 9. Ano? 9. Divided by 10%. Divided by the required direct labor hour. Ano? Yan. That is 9. I-divide mo ngayon yung 10%. Yan. Ang lalabas dyan ay 90. So, sa bawat labor hour, no, nagko-contribute siya ng 90. The same with product B, ganun din, no? Ang kanya naman, ano, pinuproduce ay 24, no? Divided by dito ay 15, no? As para sa inyo, 15%. Okay? 15% naman ito. Where it is? Ayun. Sorry. Okay. Okay. Let's check kung talagang tamang 15% ang direct labor. Base doon sa given, ano, 15%, okay? At yung letter C naman ay, that is, ang kanyang, ang kanyang contribution margin ay 4 pesos. Kasi ganito yan, no? 4 pesos divided by 0.20, okay? So, okay. Yan. So, meron kang ranking uli. No, kung titingnan mo, parehas lang. Halos parehas, ano? So, i-comply uli natin. Gagawa uli tayo ng optimal. Optimum or optimal production plan. So, ganun uli. 5,000 ang ating labor hours. So, 1.8 ang usage ni B kasi 1.8 ang required. Ayun, no? By priority, una si B. Tapos sunod si A, 1.5. Ayun din ang kanya, 1.5. At last si C. At sabi natin, since kulang nga yung ano, may limiting factor sa 5,000 lang, dahil ang required natin ay ang required natin sa B, sa number 2 ay somewhere 69, ano, 69. Okay? Pero 5,000 lang. So, may shortage siya na 19, no? 19. Pero, ito yung naging okay? Okay. Sabi kasi dito sa 2, okay, 69, okay, 19 talagang short niya. So, okay, so na-comply natin sa scenario number 2 yung product A, or rather B, no? Kasi yung priority niya ay B, A, and C din. So, ang mag-a-adjust uli ay si product C dahil siya may maliit na contribution margin. Complied natin yung B, A, at ang huling-huli sa scenario number 2 ay 8.5 lang uli ang mapuproduce ni C. Kasi 1.7 na lang ang nagamit niya, ay ang kanyang required ay 3.6 as para sa inyo. No? Ang kanyang required ay 3.6. Okay, so para makuha natin yon ay 1.7 over 3.6 times 18,000, 8.5 na lang. So again, ito uli yung ating contribution margin, ano, na contribution, total contribution per products, product, no, in that case, B, A, and C, okay, ganun uli, 288,000, 15,000 times 9, 135, at ang uli, 85 times 4, 34. So,
sa scenario 1 and 2, halos pareho ang naging outcome kasi parang naging pareho yung mga naging result ng adjustment, no? 457,000 ang total contribution margin. Okay, lastly, so the same, ulitin mo lang, no? Ang gagawin mo lang, contribution margin divided by machine hour, 18 pesos ang lumabas kay A, 34 si B, at 4.44 si C. Ang ranking, still the same. No? The same. Hindi na natin siya gano'ng bibigyan ng emphasis since na-explain na natin yan sa dalawang naunang senaryo. Magbabago lang itong huli. Kasi, since 9-1 ang natitira out of the ang kanyang available machine hour 25. So, mag-start ulit tayo sa ating optimal, no? Yung ating optimal production plan. Okay. Yan. Ganun din, no? Yung huling-huli, all we have to do is 9-1 divided by, ang record kasi niya ay 16-2. Ayun, makikita natin sa taas. Ayun, 16-2. Kasi dyan lang naman nagbago sa C. Okay? So, divide, multiplied by 18,000, ano, demand, ano, yung units, demand, demanded, ay lalabas 10,111 lang. So, sa ating ngayong financial report kung magkano ang na-i-contribute ng bawat product, no? The same tayo dito sa BNA, but sa C, 10,111 units times 4, so nagbago na siya, no? 40,444 ang contribution margin niya. So ang total contribution margin niya ay 463,444. Okay. So it depends on what are the limiting factor. Ano, hindi naman dapat magkakasama yan eh. Independent cases yan. So, in this case, these are the optimal combination. No? Pagka problema or ang ating may shortage ay sa machine hours, sa 3, sa 2 ay labor, at sa number 1 ay materials. So, this is the best, no? This is the best combination or this is the best decision that they can make. Because of the scarcity of the component of cost, no? So, ito lang yon. So, this is how to do it para lang magkaroon ka ng idea, no? This is just a short discussion on this particular problem. Kasi wala naman siyang ganong issue but the procedure, ano? So, and at least we are able to introduce what is the optimal product combination. Ano, this is the best combination that we can produce considering the scarcity, no, of the component of production. Na-introduce natin contribution margin per unit, ang limiting factor analysis, ano, limiting factor kung ano yung mga merong issue about the production, no, to determine the priority or the ranking of the produced item. Contribution margin per limiting factor, kung paano natin siya i-decide, ano? At dito nagkakaroon ng decision on what to on how to rank the production, ano? Kung ilan o ano ang kanyang magiging number o target production. Okay. At ang huli, optimal production combination plan, ito na yung on the financial aspect. Makikita na natin kung magkano ang na-i-distribute, no, nung na-i-produce na item. Yan yon. Okay. So, let us just check this. Okay. Okay. Correct lang natin itong ano. Okay, so I hope this is very useful to everybody, and as I always say, keep on dreaming and always study your accounting well and never give up. Again,
ang topic natin ngayon, cost accounting, MAS, optimal product combination. So, better review it well. So, this can be very helpful for everybody. So, keep safe and watch out for the next video. Thank you again. This is your friendly accountant, Sir Jerry. Thank you very much.